Pababasa ko yung nasa utak ninyo. Gusto niyo magbago, hindi? Hindi. So. Ha? Hindi. Hindi ka magbago? Ha? Ha? Hindi ka magbago? Tapos nagtukag madutlan mo kung ano mga sumbag mo. Ano na kayo kung sakit? Ito mo din nyo. May plano sila na puntahan yung lugar ng kaibigan kong si kaibigan Peter. Yan po mga idol, no? Pupuntahan po natin ang lugar ni kaibigang Peter, mga idol, no? So maglakad-lakad muna tayo para sure tayo dito. Tapos ko na yung kalaban ko kanina. Marami pa palang problema, no? So mag-ingat lang tayo palagi. Siyempre pagdadasal, siyempre pananalig, yung pinakauna talaga, pananalig sa ating Diyos Ama. Wala naman tayong magagawa kung wala ang Diyos. Siya yung hiram lamang natin ang buhay natin sa Kanya. Isang malaking privilege sa atin na nabuhay tayo dito sa mundo, dahil hindi lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng ganitong panahon. Ilang taon tayo dito sa mundo. So ayan, maging mabuti tayo, always tayo na magdasal, gumawa ng mabuti sa mga mahihirap, no? Yan naman talaga yung sabi ng Diyos, gawin mo yung mga walang sinina, ginabigyan mo ng sinina, yung walang kain, pinapakain mo, yun talaga ang pinaka-purpose ng buhay natin. Yan yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ito. Mahirap man tayo, hindi man tayo salat man tayo sa karangyaan, pero ang importante na meron tayong Diyos na pananampalataya natin sa Kanya, no? Kayong lahat na dyan, mag-ingat po kayo. Hindi po kayo magkumpiyansa, kasi lahat po ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan yan. Hindi po yan nangyayari lang ng nangyayari basta-basta. May dahilan yan. So huwag niyong pigilan yung sarili niyo na umiyak. Kung gusto niyong umiyak, umiyak kayo. Kung gusto niyong magalit, magalit kayo. But for sure, huwag kayong gumawa ng kasalanan. Okay lang yung umiyak. Okay lang yung magalit, kasi natural naman yan na magalit ka. Kasi hindi natin maiiwasan yan, kasi tao pa tayo, nandito pa tayo sa flesh, no? Mahirap yung buhay natin kung hindi tayo susulong, hakbang tayo para sa pamilya natin. Katulad ko, may anak ako, kailangan ko ng guwan. At soon pagkakaroon na din ako ng kabiyak ng aking puso, syempre. Yan mga idol, no? Meron naman tayong gustong ligawan. Papaalam ko sa inyo kung maniligaw na tayo. Kasi matagal-tagal na single, mga idol. Wala tayong kakampi. Ayan. Nandito na tayo sa lugar ni The Winding Peter. Ayo, kaibigan.
Kaibigan. Kaibigan. Mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kasi mga idol, magawa muna tayo ng orasyon, mga idol, no? Para makapunta tayo sa dimension ni kaibigan Peter. Ang orasyon. Kaibigan Peter! Ay, salamat, nandyan ka. Ayan mga idol, no? Naririnig ninyo mga idol, no? Si kaibigan Peter, nandito pala. May dala ako sa iyo kaibigan Peter. Pagkain, ay, tinapay. Pasensyahan mo na, ito lang yung nadala ko, tinapay na matamis. Okay. Sige, walang problema. Ay, nako. Pasensyahan na, matagal-tagal akong hindi nakapunta dito. Kaibigan? Ayan. May sakit ka ba, kaibigan? Bakit mahina yung boses mo? Kaibigan Peter? May sakit ka? Kakasakit din pala mga diwindi, mga kaidol. No? May, ano yung sasabihin mo sa akin, kaibigan Peter? Ito ba'y tungkol sa martilyo ko? Siguro babasbasan mo itong martilyo ko. Lalagay ko lang dito sa malapit sa pagkain. Asan ka ba? Ay Diyos ko, hindi ka na ako makita, no, eh. Oo, taasa ka din, eh. May mga masasamang loob, ah, paparating dito. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Proprotektahan ko yung bahay mo. Maganda to, panglaban. Kuhayan mo, eh. Kaibigan, matagal ka na ba dito nagtumira, nakatira dito, kaibigan? Ay, naku. Basbasan mo na yung martilyo ka, kaibigan, para wala na tayong kwan. Kasi may paparating dito na mga kalaban. Nararamdaman ko yung enerhiya nila. Tapos na. Ay, salamat. Napakabait po talaga, kaibigan Peter. Binibigyan mo ako ng pagkakataon. Binasbasan din ito ng diwata. Tapos ikaw na, binasbasan mo na din ito. Okay na yung martilyo ko. Wala nang problema. Pinahiram lang sa akin to, kaibigan, para may panlaban daw ako. Napaka-effective naman ito na martilyo. Lahat ng nakakalaban natin, basag ang bungo. Papasalamat nga ako sa Diyos kasi binigay sa atin to. Pwede ba magpahinga dito, kaibigan? Pahinga muna ako dito kasi malayo-layo yung nilakad ko ba. Pwede ka bang kumanta, kaibigan, para marinig ng viewers natin na kumakanta ka? Kaibigan Peter, pwede ka bang kumanta? Ha? Bakit? Naiiya ka? Marami ng mga hunter ngayon, kaibigan. Totoo ba yung sinabi mo sa akin sa panaginip ko, kaibigan, na may magtartaridor na hunter na? Grabe talaga yung mga ginagawa ng mga hunter ngayon, yung ibang hunter na hindi sila sincere sa kanilang mga responsibilidad. Nagpapakuan sila sa pira, ano? Ito lang tandaan mo, kaibigan Peter. Hindi ko lang to isasabi sa iyo, but also gagawin ko talaga. Kung ano yung nakita mo sa aking puso, kung ano yung kwan, mananatili to, kaibigan Peter.
magiging humble tayo palagi. Kasi wala naman akong magagawa kung wala yung kakayahan na binigay sa akin, responsibilidad. Mahirap ang buhay ko ngayon, kaibigan Peter. Maraming mga pagsubok na dumating sa buhay ko ngayon. Kaibigan, nakikinig ka lang? Ha? Sige. Maraming salamat at patuloy ka sa akin na nakasuporta, kaibigan Peter, sa dami ng mga mali kong nagawa. At least nandyan ka pa rin sa kuan ko, sa tiwala mo sa akin. Mahal na mahal mo talaga ako. At ikaw rin, mahal na mahal rin. Mahal na mahal din kita. Laki ng paghihirap ng mga kababayan ngayon natin, kaibigan. Sa daming mga bandido, satanista, mga kulto at mga demonyong tao na nagkakalat ngayon dito sa paligid. May nagplano sa iyo, kaibigan Peter, na pabagsakin yung bahay mo dito. Kaibigan, wag mo, hindi ko sila hayaan, kaibigan, na masira yung bahay mo dito. Hanggat maaari, hanggat buhay pa ako, bibigay ko yung buhay ko sa iyo kung kinakailangan. Kaibigan, maraming salamat. Maraming salamat sa basbas mo sa aking martilyo, kaibigan. Malo mo, maliit lang yung tinig ni kaibigan Peter. Maliit lang, mga idol, pero napakabait talaga niya. Hindi siya nagkulang ng paalala, hindi siya nagkulang sa atin ng advice, no? Sa lahat ng mga tao dyan, magdasal po tayo palagi sa kaligtasan, no? Lahat po ng mga ginagawa natin ay, ito po ay para sa inyo. No? Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Inibigay ko yung the best ko para sa inyo, mga ka-idol, no? Kaibigan, ako'y magpapaalam na. At sugatan ako ng 1-3 ron. Ng 1-3 ron din ng mga bandido. Paalam, kaibigan. Mahal na mahal kita. Maraming salamat, kaibigan. Alis na ako, kaibigan Peter. Mga idol, no? Mas lalong lumakas itong martilyo ng hustisya, mga idol.
napakaganda talaga na sendata to mga idol, no? Kasi hindi to tatalab mga idol, no? Sa mga taong mabubuti yung kalooban, ang mama matatanggalan ito ng demonic possession yung kalaban pag maigo ni mga idol, no? Kung siya ay gumagamit ng itim na mahika at sinasaktan yung mga tao ng aabuso, yan yung magiging dahilan kung bakit sila ay siguradong laan pagod lagi punta to sa bahay ni kaibigang Pito. Ano bang ginagawa ninyo? Matahimik ang buhay ni kaibigang Peter. Nababasa ko yung nasa utak ninyo. Gusto nyo magbago? Hindi. Hindi. Oh. Ha? Hindi. Hindi ka magbago? Ha? Ha? Hindi ka mabago? Sus, nagtuo kang madutlan mo kung ano yung mga sumbag mo. Ang nanda kayo kung sakit, itungo din nyo. Ang tutugid lagi. May plano sila na puntahan yung lugar ng kaibigan kong si kaibigang Peter. Ang hayop yun sila ba? Binibigyan ko sila ng pagkakataon pero hindi na sila, wala sila talagang awa. Yan po mga idol, no? Mahirap po yung ginagawa natin. Nag-iisip nga ako kung anong gagawin natin mga idol. Ah, na yung motor si baba, oh. Siguro isang grupo ng bandido na naman yan. Naghahatid sila ng kalaban, no? Tao si Bubaw. Ang kalaban ngayon dito, hindi lang po isa kundi isang batalyon po ang kalaban natin. Mahirap, oh mahirap, pero pinag-iingatan natin ang ating buhay kasi isa lang itong buhay natin. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Ngunit kung itong mga taong ito ay silang sumisira sa lugar at katahimikan ng lugar na ito, yeah, gagawin ko ang lahat kahit buhay man ang kapalit ng kadimunyuhan nila. Wala akong pake, bibigay ko yung buhay ko. Mahirap, oo, mahirap, totoo yan, mahirap talaga. Lahat ng hunter naghihirap dito sa bundok. Kami tanan, hindi lang sila kundi kaming lahat mga ka-idol, no? Pinaghihirapan namin itong ginagawa namin alang-alang sa mga tao at inusinte
na naninirahan dito. Gusto? Oo, gusto ko. Gusto ko itong ginagawa ko. Kasi sa pamamagitan nito ay babalik din sa atin ang ginagawa natin karma. No? Shoutout nga pala sa mga solid supporters ko, no? Tia Arlene Alarcon, Lorna Caminha, Ana Marie Formentera, Sally Abayon, ayan, si Mahaka, ayan, Chill Pangtiilan, ayan, dami talaga ang solid supporters ko, no? Hindi ko maisa-isa. Madeline Choi, mga Susan Suyat, lahat ng mga overseas na nanonood sa atin, alam ko malulungkot yung mga buhay ninyo, yung mga pamilya ninyo nandito sa Pilipinas. Sana ang video ito mawala yung stress ninyo. I pray all of your stress mawawala lahat yan sa panonood ninyo ng mga video namin. Sana magiging maganda ang kalalabasan ng pamumuhay ninyo dyan sa labas ng bansa. Of course, nagdadasal din ako na lahat ng mga ginagawa namin ay makakatulong din sa inyo. Sana hindi kayo magsawang sumuporta, na huwag niyo pong tigilan panonood sa video. Paki-share na din po, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang din po. Marami pong salamat, at hanggang dito na lang po ang video natin. Thank you and God bless.